Quiz Teams! Magandang morning sa inyo, mga ka-flexible din! So today, another vlog na naman, nawala na lang tayong trabaho. So, gagawa tayo ng pagkakabisihan natin para hindi tayo nabuboard, guys! So, itong request mo, Mark, paring Mark De Rosario, eto na yon. So, titirahin ko na naman, meron na lang tayong isang mission na sirang gamit. So, bubuting tingin naman natin at bibigyan kita ng pet malung tips. Kaya kung ready ka na, paring Mark, special mention, shout out sa'yo. Ito na yung sirang rice cooker. So tirahin na natin at baka tirahin pa ng iba. Let's go at samahan mo ko. At syempre, paring Mark, pupunta na tayo dun sa kusina at dun natin titignan yung sirang rice cooker na sinasabi mo. Ito, ganito kalaking rice cooker at asira ko. Hindi daw siya nagagana. Wow. Kita mo ba? So ayan guys. Yung rice cooker. Laki-laking rice cooker. Ayan o. Oh. Kikita nyo guys. Ayan siya. O ayan o. Nakasaksak. Saksak ko doon. Ayan o. So tingnan natin ha. Ayan siya o. Oh. Saksak natin. Tapos on natin na yung... Ayan yung switch niya Mark. Nakikita mo ba? Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan siya. Ayan siya. Ayun. Diba? I-on ko lang muna yan. Ayun, naka-light siya, 'di ba? Naka-indicate. So, after naka-indicate siya, syempre, ino-on 'yon dito para mag makikita mo kung paano siya nag-warm and cook. Pag yellow siya, syempre, pupunta dun sa warm. Niluluto muna niya. And then pag red na siya, cook na siya. Kaso pag inon mo, kailangan 'di ba nag-i-indicate siya ng mga lights. Kaso yung mga lights niya wala. So ngayon, ito yung mission natin na bubuting tingin. So far, okay naman dito sa plug niya. So pag mag-check, syempre, kailangan pinapatay muna yung switch. Yung switch, and then, unplug natin. At syempre, punta na tayo dun sa ating table. Ang laki, bigat pa naman, no? Yakapin ko na lang. Ayan siya. Okay, guys. So, punta ako dun sa table, ayun, no? Naka-ready na yung aking mga gamits. As usual, dito tayo sa Maysala. Wala tayong shop. So, ito yung pinaka-shop natin. Maring Mark. So, again, sa the light siya. So, yan. Siset ko lang ng maayos, guys, ha. So, yun nga. Kikita mo ba, Maring Mark? Yohon! Nakikita. Kaso ako, hindi ako nakikita. Yan. So, syempre, siyempre, paring Mark. Paring McCoy, kalbo! Mark De Rosario! Ito! So, siyempre, kailangan meron pa tester. Multimeter, di nawawala to, siyempre. Para ma-check natin continuity niya kung anong nangyayari sa kanya. And then, siyempre, papakilala ko muna itong ating mga gamit. Para ma-idea ka. Mga basic tools lang naman yung kailangan natin. Pero kung meron kang digital, siguro nabibili lang to sa mga electronic shop or either sa mga SM hardware. Yan, sa atin sa Pinas. Ito. Importante ito. Napaka-importante. Siyempre, screwdriver. Meron kang maliit, meron malaki. And then, cutter. Long nose. And, penknife. Yan, yung tinutupi na. Saka, backup na masking tape. Puti yung masking tape dito, no? Right. So, una natin gagawin, guys. Mark. Load ka, Mark. Para sa ito. Special request mo. Siyempre, alisin muna natin itong ano, nilalagayan na ng ano niya. So, titingnan natin. Itong unang gagawin natin is itong plug muna. Check muna natin. Siyempre, yung lagi kong minimension sa aking pagbubuting team, guys. Kung updated kayo sa aking mga videos, may mga tipid tips din ako dun na paano nga gagawin kapag may mga sirang gamit o kahit anong electronics gadget man yan. Kung anong gagawin, syempre yung plug. Check mo yung plug. Check natin yung fuse. Yung fuse niya, meron siyang ayan o. Oh. Dito kasi iba yung ano ng fuse. Ayan o. Oh. Nakita mo ba, Mark? Yung fuse, ayan o. Oh, meron siyang nakasulat. Medyo malabo ah. Ayan o. Oh. EN tsaka L. E yung ground. Fuse yung line. N yung neutral. Ha? Yun yung guys. So, titignan natin ito kung meron pa siyang fuse. Baka putol na yung continuation niya.
Ito yung una natin gagawin. Ito yung unang check natin, yung kanyang plug. Pero dyan sa Pinas, yung mga ibang plug, wala naman siyang ano eh, walang fuse. Hindi ganito yung mga ano niya, hindi siya triangle na ganito. Hindi kamukha dyan sa atin sa Pinas. So yung ginagawa nila dyan is direct siya papunta dun mismo sa rice cooker. Meron siyang fuse doon. Pero dito, so far, sa plug pala, meron siyang fuse. Ayun, yung fuse. So, kita yung fuse, guys. So, ngayon, check natin yung fuse, syempre, kung okay pa siya. Ito yung fuse, guys. Ayan, yung fuse. From plug. Ito yung plug na papunta dun sa rice cooker. Right? Dali, nauubo ako. At ayun na nga, guys. Check ko itong fuse. Syempre, kailangan natin siyang alisin. Gagawin ko lang is... Siyempre, check natin yung continuity niya. Mark, I know, aware ka na sa mga ganitong tester. Ayan, check muna natin sa 2 ohms. Ayan. Alright. Check natin yun kung may continuity, open line or shorted line. Ayan. Ayan, meron naman siyang continuity ng tester. So ito naman, check natin. Siyempre, alisin muna natin yung fuse. Yung fuse muna yung check natin, guys. Mukhang mahirap alisin. At ayun na nga. Ito na nga yung fuse. Ito yung fuse, guys. Napapansin nyo yung aking tester. I-ohms ko lang siya. 0.2 ohms. Yan. So pag ito, chinek mo, walang value. It means to say, ito ay open na. Ibig sabihin ito yung sira bago mo kalkalin yung rice cooker. Right? So check natin yung continuity niya. Nakikita mo ba yung fuse? Ito yung fuse, oh. Yan, Marco. Okay, check ko yung continuity niya, kung ano yung value niya. Pag meron siyang value, ibig sabihin, okay pa siya, 0.1, meron siyang value. Ayun, 0.2 nga siya eh, 0.2. Guys. Right, bila, yun nga, 0.2. Baba natin yung value niya, masyadong mataas. Ayun, 0.8. Continuity niya. Ayan o guys. Hindi pala makita. No? Ito siya o guys. Ayan, pag i-check ko siya, hindi niya. Kailangan, ayan, point something. O, 0.8, 0.7 siya. Ibig sabihin, meron pa siyang continuation na parang wire sa loob. Pero pag na-fuse siya, automatic ito yung mga nasisira. Alright? Galing? Wow! So, yun nga. It's okay naman yun. So, babalik na natin dito sa ating plug. Yung fuse, pag okay yun. Yun yung mga possible na nasisira. So, yung gagawin naman natin ngayon next is yung ating plug. So, kung mapapansin nyo guys, yung binanggit ko kanina, from ground, Mark, ito, nakikita mo ba? From ground, itong green, tapos yung brown tsaka blue. Yung brown tsaka blue, either, nasa na ba? Ito, para hindi tayo maligaw. Ayan. Ito yung guide niya, di ba? Yung guide niya, yung brown is letter N, neutral. Tapos yung blue is line. So, yung blue tsaka brown and then yung ground. Tatlong connection lang naman siya. Okay, so gagawin natin guys. Mark, on-check muna tayo syempre. From line na blue, yung neutral, at tsaka dito. I-check natin sa plug. From start to end. From start the plug to the end. Para makita natin kung may putol na wire. Baka ito yung isang post aside dun sa fuse. Okay? So yung pangalawang tirada para malaman mo kung bakit hindi na gana yun. Alright? Okay? Check natin. Check ko yung continuity from blue. Ayun. At 0.9, ito siguro yon yung pinaka neutral niya. At saka yung line and ground. So, wala rin pala siyang kaligaw guys para sa inyong kalaman, ito, makikita mo. From N is kulay blue. From
L line is color brown. From ground is green yellow. So i-check mo lang yung blue to N. Letter N is yung kulay blue, yung neutral. Yung brown naman is from left, line. Line is for brown, blue is for neutral, and green is for the ground. Wow. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong, okay? So yun nga, i-check natin yung continuity ng blue to neutral. So ito yung start to end niya. From plug to end, para gumana na yung ano, para magka-supply yung ating rice cooker, right? So far, so check muna natin kung meron siyang continuity. From blue, yan, yun dyan na, isa lang yung kamay natin. And then, tignan nyo ba? Dito ka guys, ay dito ka tester. Ayan o, from neutral. Ayan, may value din siya, 0.9. So check natin sa kabila, baka may short din siya o wala naman. Sa kabila din, from ground, wala din. So ililipat ko tong isang blue na to papunta dun sa brown. Ayun, yung brown na yan. Alright, so from brown to brown naman, ayan, kailangan may value din siya. Ayan o, 0.9 din. So kabila naman, lipat natin, kailangan wala namang value. Siyempre, baka nag-short siya. Ayan, okay, open naman. So ibig sabihin, yung linya niya is nandito sa kabila. Ayan, talaga. Alright, so continuity niya is okay. So check din natin yung ground kung may continuity din. Ayan, from ground, yung green-yellow. Hirap kayo sa kamay. Ayan. Siyempre, yung ground to ground. Yung end ng ano, from start to end. Ayan siya. Value, ayun, 0.9. So, mayroon din siyang continuity. So, check natin naman sa mga kabila naman. Yung brown, wala. Yung blue, wala. So, ibig sabihin, okay itong ating plug. Alright, Mark. So, meron nga naman isang magandang idea, okay? So, ngayon, proceed na tayo sa ating next na kakalagin. Medyo malaki yan. So, babalik muna natin itong plug. So, itong plug natin is so far is good. At na-check natin yung continuity niya. Siyempre, balik na natin yung kanyang screw. Ayan, no? Tingnan mo naman, sobrang kalidad din ng mga plug nila dito. Hindi basta-basta nasisira din yan. Pang matagalan. Ayan. So, naibalik ko na, Mark. Tingnan mo ito, oh. Ayan, no? So, okay na tong plug natin. So, dito ka muna unang mag-check bago mo kalkalin ng kalkalin yung rice cooker, right? So ngayon, titignan natin, bi-visual check natin itong ating rice cooker. Ayan siya, pero yung tuluan, no? Kapag kumukulo-kulo, pag kumukulo-kulo-kulo-kulo yung rice, dito na pupunta yung moisture. Nag-evaporate, dito pumupunta. Ang galing, ha? So ayun nga, okay naman dito, parang okay naman din yung kanyang nasa loob. Wala namang amoy sunog-sunog. So far, hindi yan yung problem. Titignan natin yung sa loob niya. Yung mga screw niya. Ito, dito natin pina-plug in yun eh. Guys, nakita nyo? Yan, square na yan. Ito yung plug. Saksak natin dyan. Tapos isaksak natin to dun sa ating outlet. 220. Alright. So tignan nyo rin ha. Baka yung rice cooker nyo is 110 ay saksak dun sa 220. Alam na this. So kailangan compatible yung supply niya. Yung 220 is for 220. Pero yung 110 dyan sa Pinas or 115, hindi pwede sa 220. Okay? Take note yun ha, para hindi masira yung mga gamit natin. Alright. So yun nga, talisin ko muna to at kalkalin na natin to. Baka kalkalin pa nila. At ayun, may nakita ko isang screw guys. So far, asan na ba yung isang ano? Kunin ko lang yung isang extension dito. Wait na. Para mamaya, may testing natin. At ayun lang nga, ito yung extension natin, no? Alala nyo, dito tayo naggawa ng improvised na ring light. Dito ako nakapwesto lagi, alright? Ayun nga, Mark, may nakita ko isang screw.
Tingnan mo lang muna yung paano siya kalagin. Kung saan ka mas accessible. At saka yung mga tag nito, huwag nyo munang inaalis dahil mga mga safety warranty pa yan. May mga warranty siya, o kaya sumubra sa warranty, pwede nyo lang kalkalin. Pero kung nakikita nyo sa warranty, is okay pa. Pwede pang saan nyo binili, dun nyo pa-claim ng warranty. So far, yun na nga guys, ito na yung pinakamahirap na portion din, yung pagbaklas. Ayun, hindi sa mga pala yung magbaklas eh. Kailangan na yung dalawang kamay. So ngayon, titingnan natin sa loob at ano ang meron. Ayun guys, nakita ko na. Nakita na natin ang salamin. So far guys, kailangan natin i-visual check syempre. Ayun o, parang naglulus lang yun doon. Yan Mark. So una natin gagawin syempre, i-visual check natin. Kung mapapansin mo Mark, parang ito meron din siyang ano ah. Thermocoupler na fuse. Ito siya oh. Absorb din ng init siya. Papunta doon. Sara, mainitan siya. Itong mga tatlong to. Ayun oh, nakaano lang siya doon oh. Nakahugot. Siguro sa kaka. Ales, hugot, hugot, ales. Hugot, salpa, hugot, salpa. Kaya yun ah. Naalis yung pagkaka. Kapitusa. Ayun. Siguro, yun yung main na yun oh. Papansin mo Mark, dun sa kano. Sa plug. Kasi aside dun sa plug na ini-insert natin, hindi natin napapansin na uuga natin to. Naaalis yung mga terminal lug or yung mga pangsuksok. Mapapansin mo. Yan yung ground, brown, tsaka ano, yung line, yung neutral, tsaka line. Yung neutral, papunta dun sa ano, yan, papunta sa filament. Ayan. So far, wala naman siyang sunog eh. Okay naman siya kasi mukhang bago naman. So yun yung unang gagawin natin, yung bibisual muna natin kung ano yung mga wiring na nasunog or sira na or mga connector na hindi naka-connect dahil sa syempre nagagalaw din natin ito na kahit hindi natin napapansin na nauuga natin sa kakasaksak. Saksak bunot, saksak bunot. Right? So far okay naman siya guys. So may mga naalis lang na wire dito, ayan oh, umuuga sa kakasuksok hugot natin. So isuksok muna natin na maayos, ayan. So ayun, so far, tapos check niyo yung mga ibang ano kung may gumagalaw din. Yun yung pinaka basic din. So ngayon, na-check na natin, naisaksak natin ng maayos yung mga wiring sa loob. Ayan siya guys, oh. Ayan yung sa plug, mapansin nyo. May nahugot dito, ayan. May mga nahuhugot dyan, kaya maging aware din kayo sa saksak kabit. Kaya ang hirap na maging kabit. Kailangan maging saksak lang. Wala na kabit. Ha? Puro saksak na lang. Guys, try muna natin. Puro kalokohan. Okay. So try na natin kasi okay naman yung wiring niya. As I check, as I inspection, okay naman yung mga lightnings niya, yung mga illumination light niya. Okay naman yan. So ibabalik ko na muna. Tapos i-testing natin isaksak dun sa ating socket. Ating extension. Kaya na problema, siyempre, kung paano mo hinugot, ganun mo rin ibalik. Puro mga hugot! Puro hugot ang labanan, guys. So, ayun nga, titignan ko kung saan siya pwede. Ayun. Para lumapat siya, siyempre, balik natin sa original position niya. Ayun. Sira na. At ayun na nga, Mark. Pare ko, ito ah, babalik ko na muna yung screw. Siyempre, kailangan naka original position muna siya bago natin i-chak-chak. I-chak-chak mo. I-chak-chak mo. Ito rin, parin jumper. Ito, oh. Additional lang ito. At ayun, siyempre, saksak na natin. Siyempre, testing natin. Ayun mga pumasok. Yan. Minsan sabi ko, yung saksak, hugot. Yun, nagagalaw siya doon. Yun yung mga main purpose din minsan. Yung kakasaksak, hugot. Ayan, oh. Diba? So, nagagalaw yung mga plug doon o yung mga connector doon sa loob. Kailangan hindi inaalis-alis lagi ito. Siyempre, pag minsan naglilinis tayo, hindi natin napapansin na nagagalaw-galaw natin siya. Tapos sa sobrang kalumaan na rin, siyempre, pag luma na may mga brittle-brittle na rin yan, kaya nagagalaw yan, guys. Siyempre, at naiinitan din siya, nagpo-produce tayo ng init kapag nakasaksak dyan. Okay, so saksak muna natin, testing muna natin, guys. At ayun na nga. Testing natin. Saksak na siya.
Ito siya guys, ha, nakasaksak. Titingnan natin, ito yung outlet natin doon, nakasaksak doon sa kabila. Ayun o, oh. Napansin nyo. Nasaksak ko siya. Sana hindi sumabog. In 1, 2, 3, sabog. Ayun. Ayun, ayun na guys, lumilaw na. O, oh, diba? Wow. Saksak sa likod, check mo. Okay, nakasaksak siya guys, ayun o, oh. May ilaw na. Right, ayun o. Oh. Mapapansin nyo, ayan na, oh. Ha, magalaw siya. Ito yung illuminator sa rice cooker. Pag cook, luto na. Pag nagwa-warm siya, naluluto pa lang. So pag magluluto tayo, siyempre magsasayang tayo, guys. Sayang-sayang. Pak. Tapos i-click natin diyan. Yan. Pupunta siya sa warm muna habang naluluto siya. And then pag luto na siya, pak, akit na yan, pupunta na dun sa cook. Ay, cook muna pala. I'm sorry. Cook muna para niluluto niya tapos mag-warm na siya. Matik na mag-warm doon sa kanyang indication. At luto na. At pwede na tayong chumibog. Ayun nga, Mark. Isa na namang magandang tipid tips para sa iyo, pare. Yung mga gusto mag-suggest na kung anong gusto nyo pagawa, guys, na pwede natin buting tingin, sa tingin nyo kaya kong gawin, mention lang po kayo dyan. Comment below lang at ilalagay ko sa kayo sa ating special mention. At isa-shout out po kayo para sa ating mga gagawin. So yun na nga guys. Kung gusto nyo itong aking videos, give us like and comment and pag-share na rin para makatulong tayo sa iba. That's all and thank you so much for watching. God bless. Take care.